Well, importante sa akin yung privacy ko. So, kung ano man yung pinakadahilan, eh, sasarilinin ko na lang. At saka isa pa, hindi man ngayon, pwedeng balang araw mapanood ng mga anak ko to. At ayokong mapanood nila o marinig nila na sinisiraan ko ang kanilang ina. Halos naman lahat ng relationships, may mga hindi pagkakaintindihan, mga pagkakamali. Meron din mga iba na hindi na talaga nag-work out kahit anong gawin nyo pareho. Sinubukan na naming ayusin yung relasyon namin hanggat sa makakaya. Pero minsan kasi nagiging unhealthy na, kaya imbis na lalo pa namin sirain yung isa't isa, mas minabuti namin na tapusin ng maayos. At syempre, gusto rin namin mabigyan ng pagkakataon yung isa't isa na makapagsimula ulit. Di na kailangang magsiraan, di na kailangang di na kailangang magsabi ng masasakit na salita. Mataas ang respeto ko sa mga babae. Yun din ang pinapayo ko sa lahat ng kalalakihan na nanonood sa akin ngayon. Respect women. Kami ng ex-wife ko ay civil. Nag-uusap naman kami. Nung huling birthday ng anak ko, pumunta siya. Nakakabisita siya kung kailan niya gusto. At yung proseso namin, ganun pa rin, co-parenting. So, wala naman akong sama ng loob sa kanya, and I wish her the best in life. Well, nagsimula yung Artifice Records. Kami-kami, syempre mga magkakaibigan kami. Ginawa talaga namin para, alam mo yun, pinagkakatiwala namin yung isa't isa. Masaya dahil magtotropa. Pero yung pagkakamali namin ay mas na-realize ko nung natapos na lahat, dahil parang naging komportable kami masyado at nakalimutan na namin yung business side ng mga bagay-bagay. Isang example ay tulad nung gumawa kami ng TV show, ang sinabi sa akin na presyo ng manager namin is 1 million daw yung budget. And then eventually, nung mismo nakausap ko na yung mga tao dun sa network na gumawa ng TV show na yun, nalaman namin na 2.8 million pala. So, mga ganun bagay, at hindi lang isang beses nangyari sa maraming iba't ibang pagkakataon na parang naiisahan kami pagdating sa financial side. Kaya yung advice ko sa mga magkakaibigan na papasok sa negosyo, lalo na kung kasama nyo, puro kaibigan nyo, hindi lang tiwala ang pinaka-importanting elemento para mag-work yan. Importante talaga yung check and balance para maprotektahan yung interest ng bawat party. Hindi ko alam eh. Pero posible, maraming posibilidad. Lahat yun tinitingnan ko. Bago pa kami na-aresto, siguro mga May pa lang, nakakatanggap na ako ng mga threats, mga death threats, mga iba't ibang galing sa iba't ibang tao na nagsasabi na baka daw may mag-set up sa akin. Yung iba naman nagte-threat na babanatan ako sa ganitong lugar. So, nung mga panahon na yun, sobrang taas nung anxiety levels ko na hindi na ako makapagtrabaho na maayos, hindi ako makatulog. Kaya nag-lie low muna ako nung mga panahon na yun. Kaya hindi ko rin maintindihan yung logic na ibinibintang sa akin na bakit ako, kung may mga ganun na akong threats, bakit pa ako pupunta sa isang lugar na maraming CCTV para magbenta ng droga kasama yung may sakit kong kapatid at may kasama pa kaming cameraman? So, talagang hindi siya nagme-make sense. Hindi siya nag-a-add up.
Kumbaga, sobrang contrary niya to human nature kung gagamitin mo lang yung sentido kumon mo. Alam ko naman na talagang may kasamaan na umiikot dito sa mundo. Lagi may evil. Pero hindi ko maintindihan kung anong klaseng tao yung gagawa nito sa akin at sa pamilya ko. Alam mo, hindi ko talaga alam eh. Pero naniniwala ako na lalabas din yung katotohanan at naniniwala ako sa karma. Hindi ko man malaman ngayon kung sino yung mga peke kong kaibigan. At least dahil sa nangyari, ngayon alam ko na kung sino yung mga tunay. Wala, sa tingin ko, wala namang beef talaga si Arik tsaka si Mike. Siguro, minsan yung mga taong nakapalibot lang sa kanila, siguro yun yung nag-i-instigate ng issue para, syempre, mas mainit yung eksena, mas maraming pag-uusapan. Pero kung ako yung tatanungin, may kanya-kanya silang strengths, may kanya-kanya silang ambag dito sa eksena natin. Yung flip-top, alam naman natin mula nung dati pa, mula nung 2010 pa, sobrang consistent ng quality ng videos na nilalabas nila. At kung ano man yung hindi mapuna ng flip-top, nandiyan yung sunugan para magbigay din ng daan para sa mga unknown na rappers. Minsan sila talaga yung pumupunta sa lugar ng bawat isa para makadiscover ng bagong talent. Kaya sa tingin ko, walang beef tong dalawang to. Sa katunayan nga, si Mike at si Arik pa yung nagsanib puwersa para tumulong sa amin sa kaso namin, sa mga pangailangan namin doon. Kaya para sa akin, tama na yung mga beef na yan. Peace lang tayo. Iisa lang tayo. Tingin ko sa mga baguhan na rappers ngayon, sobrang swerte nila. Dahil lahat ng kailangan nila nasa internet na. Madali nang mag-record, madali mag-research. At malas din sila dahil maraming kakompetensya na rin dahil kahit sino pwede na rin mag-rap ngayon. At yung stand ko naman dyan sa mumble rap, wala naman tayong magagawa kung yun lang yung kaya nila eh. Kung yun lang yung gusto nilang gawin. Wala namang rules sa music eh. Hindi ka naman pwedeng mamilit ng tao na ito yung gawin niya. Sinasabi nila na wala daw lyrics, nonsense yung mumble rap. Totoo. Pero nakakalimutan din natin na dati sa jazz meron tayong tinatawag na scatting kung saan puro gibberish lang din at nonsense na nilatag lang sa jazz. Kaya kung ako sa inyo, kung hindi nyo trip yung mumble rap, which is ako, hindi ko rin naman trip, huwag nyo nalang pakinggan. Kasi kahit na i-diss ko pa yan, hindi naman mawawala yan eh. Baka mas sumikat pa yan eh. So, para sa akin lang, respeto na lang sa sining ng bawat isa. Kung yun yung kaya niyang gawin, yun yung siguro yung pwede niya lang may offer. Kaya, ang masasabi ko lang, kahit na ano pa yung mauso, hindi malalaos ang lyricismo. Siguro magra-rap pa rin naman ako. Hindi naman mawawala yan. Hindi naman tulad ng atleta na pag mas tumatanda ka, hindi mo na pwedeng gawin yung trabaho mo. Kabaliktaran yun sa profession ko. Siyempre, mas tumatanda ka, mas marami kang nasusulat, mas marami kang opinion. Pero, along with it, pinaplano ko na rin na mag-produce at mag-manage ng mga upcoming talents, mag-develop ng mga bagong tubo, at sa totoo, kahit yung
kahit yung anak ko ngayon, feeling ko gusto niya maging rapper eh, kasi nag-send siya sa akin ng videos na nagra-rap siya, mga nasulat niya, mga skit na may ikli. So nakakatuwa. So iniisip ko baka yun din talaga yung pupuntahan nito. Kaya hinahanda ko na rin yung sarili ko. At pagkatapos nitong lockdown na to, ng quarantine na to, syempre hindi na tayo makakabalik sa dati. Magiging gaya na sinasabi nila, meron ng new normal. Kaya kung ano man yung mga ipresenta sa akin na opportunities at mga bagong pwedeng tahakin na daan, open naman ako at willing ako matutunan yun para sa ikabubuti ng lahat. Oo naman. Actually, yung laban namin ni Oxymiron na hindi pa natutuloy dahil sa COVID-19 na to, yun, pinaghahandaan ko yun hanggang ngayon. At saka kung meron mang, kung bumalik na sa dati at merong magandang match-up, bakit hindi? Yan talaga yung passion ko mula nung bata pa ako. Hindi pa nauuso yung mga leagues, mga liga. Gumagawa na ako ng mga sariling battles ko. High school pa lang, pinagbabattle ko yung mga kaklase ko, tinuturuan ko sila. So, passion ko talaga yan, kaya hindi yan mawawala. Pero, sa ngayon, talagang wala tayong choice kundi mag-abang kung ano yung mga paparating na balita, kung magiging posible pa ba yung mga mass gatherings tulad ng flip-top. Kaya, dasal-dasal lang tayo at abangan nyo ang pagbabalik.